Mabuhay! Maligayang pagdating sa akin channel. Ako nga pala si Teacher Kate na nagsasabing, halina at matuto, pag-aralan natin ang asignaturang Filipino. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang mga videos. Sa video nito ay tatalakayin natin ang lakbay sa misay. Ito ay bahagi ng aralin sa asignaturang Filipino sa piling larangan na kinukuha ng mga mag-aaral sa Grade 12 Senior High School. Halina at talakayin natin kung ano ang lakbay sanaysay, ano ang mga gabay sa paglalakbay at kung paano sumulat ng isang lakbay sanaysay. Simulan natin ang pagtalakay sa kahulugan ng lakbay sanaysay. Ano nga ba ang lakbay sanaysay? Ang lakbay sanaysay ay bahagi ng tinatawag na travel literature. Ito ay tinatawag ding travel log or travel essay. Ito ay isang sulatin na naglalagom ng karanasan sa paglalakbay, pagsisaliksik at pagtuklas ng may akda tungkol sa isang lugar. Sa madaling sabi, ito ay isang sulatin na naglalaman ng tala ng karanasan hinggil sa paglalakbay ng isang manunulat. Bakit nga ba tayo sumusulat ng isang lakbay sanaysay? Narito ang mga dahilan sa pagsulat ng isang lakbay sanaysay. Una, nagsusulat ang ilan upang maitaguyod ang makilala ang isang lugar o di kaya na may kumita sa pagsulat ng isang lakbay sanaysay. Pangalawa ay upang makalikha ng patnubay o gabay sa mga susunod pa o mga posibleng mga manlalakbay. Pangatlo, sumusulat ang ilan upang maitala ang pansariling kasaysayan sa paglalakbay tulad ng pag-unlad ng espiritualidad, paghihilom o kaya naman ay pagtuklas sa kanilang sarili. Ang pang-apat na dahilan ay upang may dokumento ang kasaysayan, kultura at heograpiya ng lugar sa isang malikhaing paraan. May namasaya ang isang paglalakbay kung ito ay magiging makabuluhan. At upang may sakatuparan nito, narito ang mga paalala ni Paulo Coelho sa kanyang sanaysay na Travel Differently. Ang unang paalala ay iwasan ang mga museyo. Pangalawa, ugaliing tumambay sa mga bar. Pangatlo, maging bukas ang isipan. Pang-apat, maglakbay mag-isa. At pang-lima, iwasan ang bumili o huwag bumili ng marami. Ang mga bagay na ito ay makatutulong sa iyo upang makapagsulat ka ng maraming masasaya at makabuluhang tala sa iyong lakbay sanaysay. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung paano ba sumulat ng isang masining at makabuluhang lakbay sanaysay. Una, dapat ilagay sa isip na ikaw ay nagsusulat bilang isang manlalakbay at hindi bilang isang turista. Tiyakin na mayroon ng sapat na kaalaman o paunang kaalaman hinggil sa pupuntahang lugar dahil makatutulong ito upang makasulat ng isang sanaysay. Yun din ay makatutulong ito para sa maging makabuluhan ng iyong gagawing paglalakbay. Pangalawa, magkaroon ng interaksyon sa mga tao sa panahon ng paglalakbay. Mas mabuti makipag-usap sa mga estranghero para magkaroon din ng iba pang mga kakilala. Tandaan na kung meron mang higit na nakakikilala sa lugar, ay iyon itong mga taong nakatira dito. Kung kaya't mas maganda kung magkakaroon tayo ng interaksyon sa kanila. Pangatlo ay gumugol ng panahon sa pananatili. Hindi magiging mabisa ang pagkalap ng karanasan sa loob lamang ng dalawa o ilan pang mga araw. Mas maganda kung tayo ay mananatili ng higit pa sa dalawang linggo. Pang-apat ay ugaliin nating magtala ng ating karanasan sa ating dinalang journal. Makatutulong ang pagkakaroon ng journal upang hindi natin malimutan ang bawat detalye sa ating ginagawang paglalakbay. Ang lima ay gawin nating masining ang pagbabahagi ng ating karanasan. Huwag nating kalilimutan ang deskripsyon ng amoy, paningin, tunog, lasa at pakiramdam dahil ito ay marka ng matalas na pagunita. Makatutulong ito sa ating mga mambabasa upang maramdaman kung ano ang ating naging paglalakbay. Pang-anim ay ibahagi natin ang ating mga naging realisasyon. Ang tinutukoy na realisasyon ay ang mga bagay na natutunan natin sa proseso ng ating paglalakbay. Ito ang magiging kaluluwa ng ating sanaysay. At panghuli, sa panahon ng pagsulat, kinakailangan maging mapanuri tayo sa wika at estilo na ating gagamitin. Kailangan natin maging maingat sa wika at estilo upang hindi masayang ang produkto ng ating matalas na obserbasyon sa panahon ng ating paglalakbay. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa lakbay sanaysay. Upang higit na maunawaan ang kayarean nito, i-click lamang ang link sa description ng video para makabasa ng isang halimbawa.
Maliwanag na ba sa iyo kung ano ang lakbay sa naysay? Sana'y nakatulong sa iyo ang video na ito sa higit mong pagkaunawa sa paksa. Maraming salamat sa panonood. Kung naibigan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating aralin.